ninyo ang misteryong ito. Pero sadyang matigas ang ulo at mayabang, si Bonanillo. Kaya naman hinaman ni San Antonio si Bonanillo at sinabi, maniniwala ka ba kung sasamain ng kabayo mo si Jesus sa iyo ng pinapay? Pumayag si Bonanillo sa hapon ni San Antonio at nagkasundo silang magkita sa liwasang bayan pagkatapos ng tatlong araw. Ginutom ni Bonanillo ang kanyang kabayo at inisip ito na wala itong ibang iisipin kundi ang pagkain ng damo. Kayo naman nag-ayuno si San Antonio sa loob ng tatlong araw. Noong ikatlong araw, nadadala ni San Antonio sa Jesus sa anyo ng pinapay sa liwasang bayan. At nang makita ito ng kabayo ni Bonanillo, lumuhod at sumamba ang kabayo. Doon din ay naniwala si Bonanillo na si Jesus ang nasa anyo ng pinapay. Ano ang itinuturo sa atin ang kwento ito ni San Antonio? Katulad ng ating patron, pakaingatan at pangalagahan namin si Jesus sa anyo ng pinapay at anak. Kaya kung mamaya sa banal na kumunyon, ang hiling ko sa inyo, tanggalin ang lahat ng hawak-hawak ninyo sa inyong mga kamay. At pakaingatan po natin na huwag malaglag, huwag mahulog, umatangay ng langit ang katawan ng Panginoon sa anyo ng pinapay. Hindi man natin lubos ang maintindihan ng misteryo ito ng ating pananampalataya, ipagpasalamat na lang natin sa Diyos na ibinigay niya ang kanyang sarili para tayo ay matubos. Inialay ng Diyos ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Hindi lang kung ano at kung sino ang ibinigay ng Diyos. Ang ibinigay niya sa atin ay ang kanyang buktong at pinakamamahal na anak. Ipinapaalala sa atin ni Moises sa ating unang pagbasa na huwag natin kalilimutan ang hindi pagpapabaya ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya po, pasasalamat ang nararapat na tugon sa tuwing lalapit tayo sa Diyos. Pasasalamat sa kanyang mga biyaya at pagpapalang bigay. Nagsisimba tayo, nagdadasal tayo, nagnanobena tayo, nagdidebosyon tayo kay San Antonio, nagsiserve tayo sa simbahan, dahil tayo ay nagpapasalamat sa kabutihang loob ng Diyos. Nagsusumikap tayong magpakabuti at magmahalan dahil tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Kaya huwag natin kalilimutan na ang pagdiriwang natin ngayon, ang banal na misa, ay tinatawag din na Eucharistia. Ang ibig sabihin po ng Eucharistia ay pagpapasalamat, thanksgiving. Kaya sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan loob ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Panginoong Jesus. Kaya po, sabay-sabay tayong sabihin, salamat sa Diyos. Amen. Magsitayo ang Thank you.